Habang umiinit ang issue sa umano'y kulto sa Socorro, humihigpit din ang seguridad dahil sa pangamba ng protesta. Live mula sa Socorro sa Surigao del Norte. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, anong latest dyan? Cheryl, hindi pa humuhupa ang tensyon dito sa bayan ng Socorro matapos ipakulong ng Senado sa pagdinig nito kahapon ang apat na leader ng SBSI kabilang si Senyor Aguila, ang Mesaya o tagapagligtas at reincarnation di umano ng Senyor Santo Niño. Kaya mismong sa sityo kapihan na nag-deploy ng mga tauhan ang Philippine National Police. Sa unang pagkakataon, naglatag ng checkpoint sa sityo Kapihan ang mga pulis nang binisita ng News 5 kanina. Bantay sarado ng halos 30 tauhan ng 2nd Surigao del Norte Mobile Force Company ang nag-iisang daan papasok at palabas ng komunidad. We are anticipating for any possibilities and we are not discounting any possibilities na pwedeng mangyari. Kaya ang pulis po mismo dito na po mismo sa arko ng ating sityo Kapihan. Talagang para makikita natin ang directly ang situation dito. Matapos ang Senate hearing kahapon, ayon sa LGU, nangangamba sila na posibleng bumaba sa bundok ang mga taga-sityo Kapihan para magkilos protesta. Yung safety and security in-insure pa rin natin. Hindi natin alam kasi nakita naman natin sa hearing, lalo na na yung kanilang leader ay pinukulong, pinasight in contempt. Dismayado ang tumatayong OIC ng SBSI sa kinalabasan ng unang pagdinig ng Senado. Ayon kay Rexon Lubapis, hindi naging pata sa mga senador. Parang dismayado kami, nalulungkot. Ang iba ay umiiyak. Peaceful kaming nanirahan dito. Walang bisyo. Sentro namin ang pagdarasal, Panginoon. Pero sino nga ba si J. Renz Quilario o mas kilala bilang Senyor Aguila? Siya ang sinasabing Mesaya ng SBSI, ang sugo, tagapagligtas at reincarnation umano ng Senyor Santo Niño. Nakapanayam ko ang isa sa dating batchmate ni Senyor sa Socorro National High School na si Nikki Savandan. Sa pagkaalala ko sa kanya, siya ay matalino, talented kasi nakikita ko siyang sumasayaw during sa mga program namin sa school. Mabait rin daw siya, pala kaibigan. Hindi raw nakapagtapos ng senior high school si Senyor Aguila nang maging leader ng SBSI. Kung ang musical director ng SBSI ang tatanungin, hindi na iiba sa mga karaniwang kabataan ang 22 taong gulang na si Senyor Aguila. Lingid daw sa kaalaman ng marami, mahilig itong sumulat ng kanta at tumugtog ng instrumento. Katunayan, may higit 200 komposisyon raw ang leader ng SBSI. Siyempre, Senyor Aguila is talented talaga siya. Yung mga ideya ng songs is iba. Marunong din siya ng guitar, mag-drums, any kind of instrument. Magaling talaga siya. Ibinahagi rin ng SBSI ang isa sa mga awiting kinumpose umano at pinudus ni Senyor Aguila, ang love song na Hay Nako. Napapahay na ko rin ang mga umano'y biktima ng SBSI gaya ni Dayday. Itinuturing niya raw na hustisya ang pagkakakulong ni Senyor Aguila at 3 iba pa sa Senado. Kabayaran na raw ito sa mala impyernong naranasan niya sa kamay ni Senyor. Dating sumailalim daw sa sinasabing military training si Dayday. Masaya nga ako na dininig yung reklamo ng mga biktima. Galit talaga ako kasi parang hindi makatao yung ginawa nila.
Cheryl, paghahandaan daw ng Socorro Bayanihan Services ang pagpapatuloy ng Senate hearing na gagawin mismo sa Sitio Kapihan. Pagkakataon daw nila ito na maipakita ang lugar at kanilang payak na pamumuhay sa mga senador at bumabatikos sa grupo. Samantala, posibleng i-relocate naman ng DENR ang mga naninirahan sa Sitio Kapihan matapos suspindihin ng ahensya ang kasunduan nito sa grupo na manatili sa lupang kinatatayuan ng komunidad. Pero Cheryl, wala pang pahayag dyan ang SBSI. Balik sa'yo. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.